At po to exhibit inilunsad para kay Senador Sultan Tomas Luisima Cabili. Detalye mula sa ating kasamang Chris Lucas. Inilunsad kahapon ang libro at photo exhibit na nagbibigay halaga sa kadakilaan at kontribusyon ni Senator Tomas Luisima Cabili Sr. Si Cabili ay ang kaisa-isang statesman na hindi lumagda sa 1935 Constitution dahil sa kawalan umano ng proteksyon ng mamamayang Moro. Siya rin ay may ranggong colonel sa US Army subalit mas piniling maging isang gerilya noong panahon ng digmaan. Kasama siyang nasawi ni Pangulong Ramon Magsaysay nang bumagsak ang eroplanong kanilang sinasakyan noong 1957. Tonight we are launching our coffee table book with a soft opening, and then we're developing until August the full book of my father's legacy, Tomas L. Cabili. Siya kasi naging three-term congressman. So siya'y gumawa ng mga laws ng initial Republic of the Philippines. At tapos nagkagera. So naging ano siya, naging gerilla siya noon. Pinotektahan siya, from the Spanish takeover, American takeover, Japanese takeover. So ang kanyang vision was to bring back Republic of the Philippines. Ayon pa kay Tomas Cabili Jr., layunin ng libro na ihasik pa sa mga Pilipino ang kadakilaan ng kanyang ama na isa ring sultan. We want to propagate whatever he has done. Kasi imagine mo, three-term congressman siya. Nag-legislate siya ng mga laws sa lower house. Kinukompleto niya yung mga laws ng Republic of the Philippines. Nagkagera in between. Bumalik siya as a senator. Tinapos siya sa upper house. So, on June 12, 1945, nagkaroon tayo ng independence. Naging Republic of the Philippines ulit. So, nakompleto yung vision niya. Ang pagtitipon ay dinaluhan ng ilang mga panauhin gaya ng Senator Mark Villar at Senator Mig Subiri na kinatawan ng kanyang may bahay. Mga kinatawan ng Malaysian Embassy at ang prinsesa ng Bansang Bahrain. Ako, si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV. Maraming salamat kasama ang Chris Lucas.